Inihahanda na ang magiging puntod ni dating Pangulong Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani. Pero ang mga tutol dito hiniling sa Supreme Court na pigilan muna ang paglilibing. Aapela pa raw kasi sila. May report si Bernadette Reyes. Dito sa hometown ni dating Pangulong Ferdinand Marcos, naging tourist attraction na ang museyong ito kung saan nakalagak ang labi ng anak ng bata. Kapag nais sa pinal na mga plano para sa paglilipat nito sa libingan ng mga bayani, inaasang nasa milyon ang mga turistang magbibigay ng huling respeto sa dating Pangulo. Buksan ang kanilang mata at puso, dumalo dito sa Norte para maintindihan lalo kung bakit nga ganun kapopular ang ating Pangulo. Minamadali na raw ng pamilya Marcos sa mga paghahanda. Pinagpatuloy na kahapon ang paggawa sa puntod ng dating Pangulo sa libingan ng mga bayani. Nahinto ang trabaho noon dahil sa inilabas na status quo ante order ng Korte Suprema na tumagal hanggang November 8. Ang isang presidente ay pwedeng magkaroon ng isang tomb or pwede rin siya magkaroon ng statue. Ngayon, meron ng sementado yung talagang actual flooring niya. Pamilya na nila ang gumagastos. Nagpadala sila ng private contractor. Dekada 90 pa raw sinimulang gawin ng puntod nakatabi ng iba pang dating pangulo. Bilang protocol officer ng Philippine Army, nakakausap na raw ni Lieutenant Colonel Benjamin Howe ang isang miyembro ng Marcos family na ayaw nilang pangalanan kaugnay na ginagawang puntod. Pinaghahandaan na rin daw ang military honors na akma sa isang dating pangulo. Pero ang mga tutol sa desisyon ng SC, hindi pa raw susuko. Kanina naghahainan ng manifestation si Congressman Ed Salagman para muling magpalabas ang Korte Suprema ng status quo ante order. Hindi pa raw dapat matuloy ang libing dahil iaapila pa nila ang pasya sa loob ng 15 araw matapos matanggap ang opisyal na kopya ng desisyon. Hindi lang ito ordinaryong kaso. From the start, it was very, very clear to us that this was going to be something that would have implications for our history as a people. It will have implications dun sa validity ng ating mga constitutional safeguards against dictatorship. It will have implications on yung continuing efforts of the national government to go after yung stolen Marcos wealth. Bernadette Reyes, GMA News.